nandito ako. Noon, nagtatanong ako sa Panginoon, bakit pa ako nandito? May purpose pala ang Lord. At ang purpose ng Lord ay pagpalaan tayo lahat, kaya tayo nananatili dito. Kailangan lamang balikan natin ang John 21, 1-14. Makinig tayo sa instruction ng ating Panginoon. Kung ano ang pinabibigay, ibigay po natin. Kung ano ang ipinapagawa, gawin po natin. Ngayon na, dahil sila hindi nila pinatagal ang kanilang pagsunod, tayo din po, hindi natin patatagalin ang ating pagsunod. Dahil ang mga pagpapala ay naghihintay na sa ating lahat. Hindi na natin hinihintay ito. Amen? Ito na lang, ang pagpapala na mismo ang naghihintay sa atin kung kailan natin siya hahabutin. Kung kailan natin siya hahabutin. Amen po! Kaya ilalagay po natin, ilalaglag natin ang ating mga lambat sa ating mga offering bucket. Ibig sabihin ang ating mga lambat, ito yung ating puhunan sa mas matindi pang pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang lahat ng kanilang mga gagawin ng kanilang mga kamay ay pawang mga katagumpayan lamang. Dakilang Diyos,
gawin po, Panginoon, na ingatan mo po ang mga salapi. I-multiply mo po ito, Panginoon, at magamit sa ikalalagayan po, Panginoon, at ikalulwalhati pa ng iyong pangalan sa maraming lugar, sa maraming tao, Panginoon. At muli hakutin ang mas marami pang pagpapala, Lord God, mula sa maraming bansa na iyan, Panginoon. At salamat po, Diyos, ng marami sapagkat ito ang panahon ng aming patuloy at mas matindi pang pagpapala at promotion. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At alam ko po ng bawat isa ay handa ng makinig sa pinakasariwang mensahe ng Panginoon sa oras at araw na ito. Kaya naman ang lahat ay inaanyayahan kong tumayo na may paggalang sa banal na presensya ng ating Panginoon. Puno-puno ng pag-expect ng mga dakilang bagay ang gagawin ng Lord sa ating mga buhay. Tayong lahat po ay magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at pumikit. At muli natin pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang mas malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpetong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Praise God. Hallelujah. And if we lift up our heads and close our eyes, and we lift our both hands to Jesus, and give reverence to our Holy God. Hallelujah. Holy God, You are a God that is full of grace. Kaya naman po, Panginoon, naniniwala po kami na sa araw na ito, hindi lamang po dakila, kundi mas dakila po ang gagawin niyo sa aming mga buhay. Father God, we are expecting, Lord, that this great but even greater, Father God, that we have been experienced before, Panginoon, more than sa naamin pong naranasan noong mga nakalipas na kami. Kaya po, Ama, sa araw at oras pong ito, hindi niyo po kami bibiguin. Iyo po, Diyos, ang lahat ng karangalan, kunin niyo na po para sa kaligtasan aming matatamo, kagalingang aming mga matatamo, mga himalang aming mararanasan at mga mas dakilang bagay pa na gagawin niyo po. Hindi lamang sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay, maging sa mga tao na nasa puso po natin. Salamat po, Diyos, ang maraming sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa ibang sabi na amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay. Ngayon lahat ay makakaupo sa banal ng presensya ng ating Panginoon. At narinig natin yung napakagandang exhortation ni Pastora Roan. Amen po ba? Sino po yung nakarinig nun? Taas nga po ang kamay. Hindi ko po makita ang inyong mga kamay. Yung nakarinig po na exhortation, napakagandang exhortation ni Pastora Roan ay kumalapak nga po ng malakas. Yung magsasakabuhay, napakagandang aral na yun. Kumalapak nga po ng mas malakas. Amen. Praise God, sapagkat ang taong ito para sa Kingdom of Jesus Fellowship, no? Nililiwanag ko lamang po, ang taong ito para sa Kingdom of Jesus Fellowship ay taon ng matinding promosyon, taon ng matinding pagpapala. Amin mo ba? Para po sa Kingdom of Jesus Fellowship. Pakisabi, para sa Kingdom of Jesus Fellowship. Amen. Glory to God. So yung mga revelation po na ating pong napakinggan ay exclusive po yun para sa Kingdom of Jesus Fellowship. At nung nagdaang outdoor fellowship natin sa Quezon Memorial Circle, napakaganda po ng mga mensaheng binitawan po roon. Hindi po ilalagay sa FB at YouTube yun muna. Kailangan mauna ang mga taga Kingdom of Jesus Fellowship. Amen po ba? Kaya yung mga ngaral po, no? Ni Prophet Jan Emmanuel Carillo na our help
comes from the Lord, DVD. Okay na po yun, pwede na po nating orderin. Amin po ba? May tao pa po ba rito? Huwag tayong kurimot. Umorder tayo ng mga DVD at panoorin po natin yun. No? Our help comes from the Lord. Available na po yun. At available na rin po yung hindi lamang yung pangangaral mo, kundi pangangaral ng mga maraming kapatiran noong Outdoor Fellowship Circle na pinamagatang God's promises for KOJF are true. Ang mga pangako ng Diyos sa KOJF ay totoong lahat. Available na po yung DVD, orderin na po natin. Amin po ba? Wala tao, may sumasagot. Alam mo yung mga tabi mo, excited ako. Amen. So, ulitin ko ulit yung napakagandang mensahe for the youth na ipinangaral ni Prophet John Emmanuel Carrillo ay pinamagatang Our Help Comes from the Lord. Napakagandang mensahe yun. Orderin na ninyo yung DVD. Magkaroon kayo ng sariling civic. Panoorin talaga ninyo. At sabi nga ni Sister Sarah, no, malaki ang impact sa kanya ng pangangaral na iyon sapagat nakita niya si Kuya J.I. from worst to best. Amen. Alam pa natin si Lord. Hallelujah! At sabi nga niya, napaka-matindi ang impact sa kanya. Sapagkat sabi nga ni Sana, eh bilang Kristiyano, ang buhay ay pa-easy-easy. Pero after na aral na yun, hindi na dapat pa-easy-easy. Totoo na. Amen! Alam pa natin si Lord. At sabi nga ni Sister Crisel, also known as Sister Crian, ay napakaganda ng mensaheng iyon at napakaganda ng Outdoor Fellowship ng Youth sapagkat ang Outdoor Fellowship ng Youth ay exclusive for the youth at exclusive for the youth ang mensahe. Amen! Kaya orderin po ninyo yun. Amen po ba? Anong sumasagot? Lalo na yung mga kabataan at ipagregalo rin ninyo sa mga kabataan pa para magkaroon sila ng pagbabago at revival sa kanilang mga buhay. Amen! Palakpakan natin si Lord! At yung sa adult naman, sa adult fellowship naman, hindi lang ako nagbahagi roon. Napakaraming nagbahagi roon ng mga revelation nila, ng kanilang mga natanggap mula sa Diyos na pinamagatan nga God's promises or KOJF are true. No? Pwede na rin natin orderin po yun. So doon po ay mapapakinggan, mapapanood ninyo yung mga kung paano silang na walang-wala ngayon ay pinapagpala. Mga patotoo. At hindi lang iyon, mga kapahayagan ng mga pupuntahan pa ng KOJF sa darating na panahon. Amen po ba? So ang pamagat po noon ay God's promises for KOJF are true. Glory to God. So orderin na po natin yon. At yung mga kabataan, lalo na yung mga hindi aktibo, eh kayo po'y makipag-meeting mamaya at maging aktibo po kayo sapagkat kung hindi kayo magiging aktibo, eh nahuhuli na kayo. At mandahanda tayo sa mga darating pang fellowship ng mga kabataan at mga adult. Ano po? Lalo-lalo na sa darating na camp. Mandahanda na tayo sa camp. At sa darating na camp, merong exclusive service for the youth. Amen! May tao pa po ba rito? Nalampakan natin si Lord! Merong exclusive na service for the youth. Meron uling paghihiwalay. Amen po ba? Upang sa ganon, ang mga kabataan ay malaya sila sa mga nais nilang gawin para sa Panginoon. Amen? Excited na ba yung mga kabataan? Amen? Palapakan natin sa Lord. Ganon din sa mga karandaan, no? Magkakaroon talaga ng paghihiwalay. So exclusive po ito. Kasabay pa nito ng magandang lugar at kasabay pa nito ng mga masarap at umaapaw na pagkain. Amen po ba? So paghandaan na po natin yun. Sabi mo sa katabi mo, excited na ako. Glory to God. Yan yung mga naka-line lang po natin. Mga minamahal, so isama na po natin yan sa ating mga prayers and fastings. Kaya nga po, exhortasyon ni Pastor Roan, naniniwala ako na hindi nyo i-withhold ang inyong mga tithes, ang inyong mga offerings, ang inyong mga first fruits, o ano man yung mga chapters rental para sa lingkod ng Diyos, o ano man po yung mga nakatalagay sa sobre para sa next of compassion, church vehicle, church improvement, etc. Mission to the world. Alam ko pong lahat yan ay hindi nyo po i-withhold. Amen? May tao pa po ba rito? Napakagandang revelation na kahit na wala silang nahuli, pero nagutos si Jesus na ihagis, no? At kanilang paghagis, nagulat sila, napakarami ng ani. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot.
Kaya sabihin mo, ihagis mo ng lahat. Sa offering, bakit sa offering bag? Dahil ang balik niya ay umaapaw na pagpapala. Amen! Lampakan natin sunod! Palabas! Tayo matakot na ibigay ang ating mga tithes, ang ating mga offerings, ang ating mga first fruits, ang para sa church rental, church improvement, church vehicle, for the instruments, mission to the world, means of compassion, mga love gifts for the workers of God, para sa lipon ng Diyos, huwag natin po iwi-withhold po yan. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? No? Kasabay po ng lahat ng iyan ay patuloy po yung ating mga prayer meetings na ginagawa in different places. Ano po? At kasabay po ng mismo sa aming tahanan, sa aming mismong tahanan, gabi-gabi ang prayer meeting po niyan. Wala akong tigil po yan. Amin po ba? At kasabay pa po ng mga pananalangin, mga pag-aayuno. Kaya alam ko, Sir Emily, nag-aayuno ka, di ba? Yan. So, kailan ka nag-start? Last Friday. Kailan ka nakatapos? Ngayon, so nag-ayuno siya, hindi, ilang araw siya hindi kumain, ilang araw siya hindi tubig lang ang kanyang ininom for several days upang sa ganoon lahat po ng mga magaganda nating pangarap ay hindi lamang manatiling pangarap kundi magkaroon ng katuparan. Amin po ba? Palakpakan natin ang Panginoon niyo sa buhay. At hindi lang po siya ang natawag niyang Lord para madalang at pag-ayuno. Actually, ang prophecy ko sa kanya, last Sunday, di ba? Tumawag ka pa ng mas marami pang mananalangin at mag-ayuno. Amen po ba? At Sister Raquel, hangiga. Bigyan mo ka agad ng mikropo na yan. Takbo ka at hindi makakatakbo yan kasi galing din ang fasting yan eh. At ilang araw din siya hindi kumain. Siya ay minum lang ng tubig. Kahapon, medyo hirap na hirap siya sa kanyang pag-aayuno, medyo masakit ang sigmura at nagsusuka siya. So pinuntahan mo siya sa kanyang kwarto at pinanalangin mo siya, nabigyan siya ng Diyos ng supernatural strength at nakatapos siya sa ilang araw na hindi pagkain tubig lang. At merong revelation ng Lord sa kanya, ikwento mo dito ka sa gitna. Sige, ikwento mo dito ka sa gitna. Yung sinabi sa iyo ng Lord. Yung po, nagpapasting po ako, tapos nagpray po ako sa Lord. Parang hinahanap po yung mukha ng Lord. Tapos kinausap po niya ako na parang sinabi ng Lord sa akin na tuloy-tuloy lang daw po yung prayer and fasting sa lipod ng Diyos, sa kanyang pamilya. Tapos tuloy-tuloy yung pag-angat, pagtaas ng Kingdom of Jesus Fellowship. Tapos yung pagyaman at pagsagana. Tapos nagtuloy-tuloy pa rin po yung pagpipray ko. Hanggang sa yun talaga yung pinapasabi ng Lord, yun talaga yung sinasabi ng Lord, anak, yun talaga yung tawag ko. Yun talaga yung tawag ko. Na yan kita ginamit, yan kita nilagay upang ipag-ayuno, ipag-pass ang lingkod ng Diyos at ang kanyang pamilya. Okay, palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Alas! Tulungan mo na, hindi mo na hindi ka kumain, o biglang ang inumin mo ng mga mahabang-ahabang araw din naman. Pero yun ay tinitihi, sinasakripisyo, sabagat sabi nga niya, yun ang kanyang tawag. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, gampanan mo ang tawag mo. Ikalagatin mo, nakasal mo, gampanan mo ang tawag mo. Glory to God. At ang sabi nga, tuloy-tuloy ang parang fasting para sa lingkod ng Diyos. Tuloy-tuloy ang pananalangin, pag-aayuno, para sa matuloy na pag-angat, pagtagumpay, pagyaman ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Glory to God. Hindi lamang po pananalangin, pag-aayuno, pagbibigay ng ating buhay, pagsuporta, pagtulong. Kaya yung mga love gift natin for the man of God, huwag natin wini-withhold. Amen po ba? May tao pa po rito. Amen. Glory to God. At mga minamahal, sisikapin natin na huwag natin dadayain si Lord, no? Ibigay natin ng maayos ang ating tithes, offerings, at saka first fruits. Amen po ba? Kaliwanag po ba yun? Kaya po din mga tabi mo, huwag dadayain si Lord. Amen. Alakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Glory to God. At sabi nga ni Pastor Roan kanina, nananalangin siya ng malaking bahay sapagkat isasama niya ang kanyang mga kapatid.
nahanda ng pagbigay ng buhay sa Panginoon. At gusto kong sabihin sa inyo na ang kapatid na tinutukoy niya ay hindi po exclusive para sa kanyang physical brethren. Ito po ay kasama po ang mga kapatid sa Panginoon na magbibigay na po ng buhay ngayon sa Panginoon, babalik muli sa pagpupultay at magpupultay na. Ayaman po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Dahil pag hindi pa sumama ngayon, baka ibang bahay na ang pagsuotan sa kanila. Piliin kung saan gustong bahay. Sa bahay na sinusuot. O sa bahay na malaki. Di ba? Ano? Piliin natin. Sabi nga ni Joshua, ang leader ng bansang Israel, sabi niya, nasa sa inyo yan. Kung kayo ay babalik muli sa inyong maling pagsamba at maling pamumuhay, nasa sa inyo rin naman yan. Kung kukopyahin ninyo ang buhay ng maraming tao sa kanilang maling pamumuhay, sa kanilang pagsamba. Pero ang sabi ni Joshua, Joshua 24:15, letter B, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Joshua 24:15. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya si Pastora Chiki, Pastora Roan, Chiki Roan, isang tao lang yun, ay naghahanda na siya sa malaking bahay at kinukunta na niya ang kanyang mga kapatiran para sumama na muli nang bumalik sa Panginoon. Another chance. Amen? At ang ibang tinatawag ng Panginoon ay magbigay na ng malalim ng buhay sa Panginoon sapagkat pilihan lang yan. Malaking bahay na meron pang garden sa paligid o sa bahay na sinusuot lang. Praise God. Doon ka lang isusuot, kasya-kasya ka lang. Hindi ka na makakagalaw. Glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay, palakpakan natin si Lord. Amen. Praise God. At napakagandang mensahe ng Diyos ay natatagpuan natin sa Awit 27:14. Ito ay napaka maikling mensahe lamang. Praise God. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Hintayin mo ang Panginoon. Magpakatapang ka, magpakalakas ka at isa puso mo, no? At hintayin mo ang Panginoon. Sapagkat alam natin kung pagka minsan mga kapatid na tayo ay nakakaranas ng mga problema pagsubok laban ng buhay. Tama po ba? Each one of us experience trials, no, problems in life, and sometimes and many times, no, yung mga problems and trials in life na ating nararanasan, hindi maliit, di ba? Minsan malaki. Tama po ba? Walang sumasagot. Kalabito mo katabi mo, tingin lang sa magandang lalaki sa harapan. Nabihin mo. At mga minamahal, kung magkaminsan yung mga problema at pagsubok laban ng buhay na dumarating sa atin, minsan it comes unexpected, di ba? Minsan di natin inaasahan, di ba? No? Di natin inaasahan kung magkaminsan, no? Pero ang sabi ng Panginoon, hintayin mo ang Panginoon. Nang ibig sabihin, a-action ang Panginoon, no? Magpakalakas ka, no? Isa puso mo at hintayin mo ang Panginoon. Di ba? Magkaminsan, may problema sa asawa, may problema sa mga anak, may problema sa magulang, may problema sa kapatid, may problema sa patungkol sa pag-ibig, sa patungkol sa pamilya, patungkol sa pag-aasama, may patungkol sa pag-aaral, patungkol sa ministeryo, o nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng problema. No? May tao pa ho ba rito? Glory to God. Palakpakan natin sa lip muna sa si Lord. No? Pero mga minamahal, no? God will surely help us. No? Natutunay nga na ang Panginoon ay tutulungan tayo. God will surely help us. No? Maliwanag po ba yun? Sabihin mo, sigurado! Wala naman ako naririnig. Sigurado! Tutulungan ako ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi baka sakali, hindi sana, hindi nawa. Sigurado, tutulungan ako ni Lord. Sabi mo, sigurado, tutulungan ako ni Lord. Amen. Alam mo ba, napakaganda na sinasabi mo yan. Kasi ang sabi ng Romans 10:17,
Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Ang salita ng Diyos, no, kapag ulit-ulit mong narinig yan, no, yan ay tumataas ang iyong pananampalataya. Kapag kinoconfess mo ang word of God, tumataas ang iyong pananampalataya. Nakikinig po ba tayo? No? Tumugtog sa aming kapitbahay ang kapitibang awitin, mga lumang tugtugin. Hindi sila sa sapat na makapakinig lang sila ng kanilang paboritong lumang tugtugin. At narinig ko mula sa aking kwarto. Ang ginawa ko, kinuha ko naman yung cellphone ko. Amin po ba? At nagpatugtog naman ako ng mga awiting makalangit. Amen! Sapagkat tataas ang ating pananampalataya kung tayo po ay makakapakinig at patuloy na makakapakinig na sa salita ng Diyos. Sabihin mo ng malakas, sigurado, tutulungan ako ng Diyos. Amen! Yung may buhay, sigurado, tutulungan ako ng Diyos. Amen! Hallelujah! Palakpak ka natin si Lord. Sabihin mo yan sa lahat ng tao. Sabihin mo yan sa lahat ng mga tao na punong-puno ng sakit, problema, pagsubok, laban ng buhay, sa nakamamatay na, sa mga umatras, sa mga sumusuko, no? Nakikinig mo ba tayo? Sabihin mo sa kanila, no? Sigurado, tutulungan ka ng Diyos. Amen! Hallelujah! Sigurado! Isa pa, sigurado! Tutulungan ako ng Diyos. Amen! God will surely help us. Just wait for His help. Hintayin mo lang yung kanyang tulong. Pakisabi, hintayin. Sapagkat ang tulong ng Diyos ay hindi nauna at hindi rin nahuhuli. God's help is not too soon or not too late. Di ba? Akala kasi natin nauuna yung tulong ng Diyos. Hindi. Akala natin nauuli yung tulong ng Diyos. Hindi. God's help is always perfect. Pakisabi, perfect. Perfect. With feeling perfect. Perfect. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. God will surely help us. Just wait for His help. God's help is not too soon or not too late. Amen. So number one, what you will do, no? Don't panic. Pakisabi, don't panic. Saan ako kukuha ng pambayad? Saan ako kukuha ng pag-tuition fee? Naku, magbi-birthday na. Walang panghanda. Walang pangregalo. Hindi masamang pag-birthday. Huwag lang araw ng Linggo. Amen po ba? Huwag mong sabayan ang araw ng pagsamba. Amen po ba? E tao pa mo pa rito. At lalo hindi masamang mag-birthday kung iimbitahan mo. Dahil pag ako inimbitahan mo, may dala akong regalo. And you know, brethren, I am very generous. Yung iba, pag may mga dumarating na galing sa ibang bansa, anong pasalubong mo sa akin? Ako iba, pag may dumarating galing sa ibang bansa, ito ang pasalubong ko sa'yo. Yes! Kaya bukas may darating sa, galing sa ibang bansa, may binalo na kami, meron akong binalo, ibibigay natin para sa kanya. Pastor Aron, ha? Yung galing sa ibang bansa bukas. Nakikinig mo ba tayo? Don't panic! Naku! Anong gagawin ko ngayon? May problema sa pag-aaral, may problema sa trabaho, sa negosyo. Anong gagawin ko ngayon? Hanggang ngayon, wala pa rin bihe. Wala pa rin kie hanggang ngayon. Di ba? Don't panic! Ang sabi, don't panic! Huwag magpapanik. Kasi nagpapanik tayo eh. Diba? Diba si Peter, diba nakita natin? Sabi niya, Lord, Lord! Tulog pa po kayo hanggang ngayon. Eh, lulubog na po yung ating bangka. Sabi ni Jesus, don't panic. Para praise lang. Kasama mo ako eh. Amen! Bakit ka nagpapanik? Amen! Kasama mo ako! Ang mga hindi tunay na Kristiyano ang lagi lamang nagpapanik, pero ang mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship, puno-puno ng kapayapaan. Puno-puno ng kagandahan, puno-puno ng kagwapuhan. Amen! Kahit hindi magpapodispa, hindi magpapedicure, magpapanicure, hindi magpapapacial, puno-puno ng kagandahan,
punong-punong ng agwapuhan sapagat hindi marunong magpanik. Amen? Sabi mo sa katabi mo, don't panic! Ayan. Don't panic! Hindi tayo dapat nagpapanik kasi pag may problema, nagpapanik tayo eh. It seems that it is the end of the world. Naku, saan na mabuhay ng pambayan? Naku. Di ba? Alam mo, minsan, alam mo, nagkakasulog, hindi namamatay sa sulog eh. Sa nervyos namamatay. Totoo po. Sa sakit sa puso namamatay. May tao pa ho ba rito? Sabi nga, yung isang pastor po, this is a true story, sabi ng pastor sa doktor. Dok, may asma ako. Sabi ng doktor, bakit ka ba nagpapanik? Eh, pastor ka. Kaya nagalitan pa siya ng doktor. Kaya ngayon si pastor, wala na, nasa langit, napatay na. Di ba ako nagbibiro? Hindi po siya namatay sa asma, namatay siya sa akin sa puso. And sa nervous. This is a true story. Galing po kami ng Lubok, nagkukursada kami ng Lubok, Batangas noon. Galing, punta kami ng Lima, Batangas, para sa evangelism. Takbo kami ng Lubok, Batangas. Pagdating ng Lubok, Batangas eh, nagkakaroon ng gawain doon, nakatanggap ako ng text message mula sa asawa niya. Patay na si pastor dahil sa nervyos. Pagkagaling ng Lubok, Batangas, saglit lang, naligo lang ako, kumain lang ng konti, alis na naman. Para naman bisitahin si pastor sapat na maalam na sa kanya. Pastor, nagpanik ka kasi. Sabihin mo sa katabi mo, don't panic! Hindi tayo dapat nagpapanik. Lagi ang sagot ng Diyos ay hindi na uuna at hindi nahuhuli. Hindi na uuli at hindi na uuna ang sagot lagi ng Diyos. God's answer, God's help is always on time. Amen. E tao pa ba rito? Amen. Laging on time yan. May tandang panahon para magkaroon ka ng kasintahan. Amen? Huwag kang magmadali. May na... May tamang lalaking babae na nakalaan para sa iyo. Amen? Siya, palapakan natin sila. Nagang magmamadali. May nakahandang pagpapala para sa iyo, huwag kang magmamadali. Amen? Number two, don't think negative. Yeah. Huwag kang mag-iisip ng negatibo. Kasi kung magkami sa pag may problema tayo, isip tayo ng isip ng mga negatibo eh. Di ba? Kung anong sumasaksak sa itik, isip-isip natin puro negative. Puro negative, negative, negative. Ngayon, pag pumasok sa isip natin ang negative, ilalabas natin sa ating bibig, negative. Kaya ang dapat gawin mo, pag pumasok sa isip mo ang negative, ikasal mo bigla, huwag mong ilabas sa bibig mo. Nababasa ba ng Diablo ang ating isip? Nababasa ba ng demonyo ni Satanas ang ating isip? Hindi. Hindi niya mababasa yan. Tanging ang Diyos ang nakakabasa. Ngunit ang gagawin ng Diablo, lalagyan ka niya sa isip mo. Akala mo isip mo lang yun, pero ang Diablo yun. Ngayon, pag ikaw ay in-knock out mo, yung sinabi ng Diablo, nabuko ka ng Diablo. Tinanggap mo yung suggestion niya. Nakikinig pa ho ba tayo? So huwag mong tatanggapin yung suggestion ni Satanas. Ano mang problema, ano mang pagsubok laban ng buhay, don't panic, don't think negative, sapagkat tutulungan ka ng Diyos. Amen? Amen. Alakbakan natin si Lord. God's help, God's answer is not too soon or too late. Hindi lamang nauuna ang Diyos, hindi rin siya nahuli. Sabi ganoon ang Panginoon kay Moses, I have heard the cry of my people. Sabi ng Lord kay Moses, pumunta ka ng Egypt, bumalik ka. Iligtas mo ang mga Israelita mula sa kamay ng malupit na si Pharaoh, the king of Egypt. Get them out of slavery and bring them to the promised land na kung saan ay sila ay magkakaroon ng kasaganaan. Ngayon ang sabi ni Moses, sabi niya, sino po kayo?
Ano ang pangalan ninyo? Paano ko kayo ipapakilala sa kanila? Exodus 3:14, write it down. Ano ang sabi sa Exodus 3:14? Sabi ganon, I am. Ako nga. I am. I am. Hindi niya sinabing I was. Kasi late na yun. Hindi niya sinabing I will. Kasi future yun. Ito ba ang tingin sa magandang lalaki sa harapan? I am. Exodus 3:14, write it down. This is my name forever. Ito ang pangalan ko na sabihin mo from generation